Magandang araw o gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Ngayon ay ating balikan ang mga kwento o mga kathang isip ng mga magagaling na manunulat na nagbibigay inspirasyon, saya, pagkamangha, pagkalungkot at pagmamahal. Naisipan kong gumawa ng ganitong content sa pagnanais na mag-improve ang aking pagbigkas ng salitang Tagalog at sa kadahilanan gusto ko ring maiba naman sa mga previous content ko. Simple, pero siguradong may aral kang makukuha. Sa episode na to, ating pakinggan ang kwento ng isang masustansyang gulay ngunit hindi maganda ang lasa. Walang iba kundi si Ampalaya. Okay, simulan na natin. Ang Alamat ng Ampalaya, sa mga sulat ni Augie D. Rivera Jr. Noong araw sa bayan ng Sariwa, naninirahan ang lahat ng uri ng gulay na may kanya-kanyang kagandahang taglay. Si kalabasa na may kakaibang tamis, si kamatis na may asim at malasutlang kutis, si luya na may anghang, si labanos na sobra ang kaputian, si talong na may lilang balat, lunti ang pisngi ni mustasa, si singkamas na may kakaibang lutong na taglay, si sibuyas na manipis na balat, at si patola na may gaspang na kaakit-akit. Subalit, may isang gulay na umusbong na kakaiba ang anyo. Siya ay si Ampalaya, na may maputlang-maputlang kulay at ang kanyang lasang taglay ay di may paliwanag. Araw-araw, walang ginawa si Ampalaya kung hindi ikumpara ang kanyang itsura at lasa sa kapwa niya gulay. At dahil dito ay nagbalak siya ng masama sa kapwa niyang mga gulay. Nang sumapit ang gabi, kinuha ni Ampalaya ang lahat ng magagandang katangian ng mga gulay at kanyang isinuot. Tuwang-tuwa si Ampalaya dahil ang dating gulay na hindi pinapansin ngayon ay pinagkakaguluhan. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag. Nagtipon-tipon ang mga gulay na kanyang ninakawan. Napagkasunduan nilang sundan ang gulay na may gandang kakaiba. At laking gulat nila nang makita nilang hinuhubad nito isa-isa ang mga katangian na kanilang taglay. Nanlaki ang kanilang mga mata nang tumambad sa kanila si Ampalaya. Nagalit ang mga gulay at kanilang iniharap si Ampalaya sa diwata ng lupain. Isinumbong nila ang ginawang pagnanakaw ni Ampalaya. Dahil dito, nagalit ang diwata at lahat ng magagandang katangian na kinuha niya sa mga kapwa niya gulay ay ibinigay sa kanya. Laking tuwa ni Ampalaya dahil inisip niya na iyon lamang pala ang kabayaran sa kanyang ginawang kasalanan. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay nag-iba ang kanyang anyo. Ang balat niya ay kumulubot dahil ang kinis at gaspang na taglay ni upo at kamatis ay nag-away sa loob ng kanyang katawan. Maging ang mga iba't ibang lasa ng gulay ay naghatid ng hindi magandang panlasa at pait ang idinulot nito. Mula noon, naging madilim na luntian ang kulay ni Ampalaya. Ngayon, kahit naging masustansyang gulay si Ampalaya, ay marami ang hindi nagkakagusto sa kanya. Pero alam nyo, nagsisi na si Ampalaya. Sa susunod na makita nyo siya sa inyong pinggan, ay subukan nyo siyang tikman at patawarin sa kanyang mga kasalanan. At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nag-enjoy kayo. Ano po ang masasabi ninyo, mga kaibigan? Ano po ang aral na ating nakuha mula sa kwento ni Ampalaya? Pakilagay na lang po ang inyong mga sagot sa comment section. At kung nagustuhan niyo po ang videong ito, paki-like, share, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa mga bago kong upload na videos. Maraming salamat, mga kaibigan. Hanggang sa susunod na video, paalam!